Okay, so kakatapos lang ng beta testing natin sa 370 meters. Okay, so ito po yung aking dalawang AP, isang omnidirectional at isang directional. Yung omnidirectional natin is EW73. Tapos meron tayong directional AP na E314N. Okay? So yan yung ating AP. At kung susukatin natin siya, approximately nasa 30 feet ang taas niya. So ipapakita ko sa inyo ngayon kung gaano kalayo ang client natin. Kasi magkakabit tayo. Ng point to multi-point. Okay. Antay dito para makita natin yung spot. Okay. Okay. Get tayo. Grabe, taas. Ito siya, guys. So ito pala yung lugar namin. Masyadong mapuno dito sa mga kabahayan, pero majority naman ng land area dito ay rice land, kaya hindi masyadong problema. Ang magiging problema natin dito ay yung mga puno doon sa ating area na babatuhan. Again, ito po yung ating antenna. Simple lang yung ginawa ko. Hindi pa ako nakakagawa ng as in totally tower. Ano lang siya. Tubo pa lang yung nilagay ko. So yung first client natin na sinasabi natin nung nakaraan, which is 370 meters, eto siya. Okay, so totally may clear line of sight. Ang ginamit nating station, guys, ay steel E314N. Okay? So naniguro tayo. At plano ko sanang gumamit ng E130N compass, pero medyo hesitant pa ako. Baka si mag-drop yung signal. Pero pagdating doon sa 370 meters na yan, totally stable. Kung ano yung binato mo, walang loss. Okay, so nasa approximately 10 Mbps pa rin. Okay, yan. Pero ang problema, sa likod nyan, puro puno. At ipapakita ko kung kaano kalayo yung next client natin, which is approximately 550 meters. Okay, so makikita natin mamaya kung magtatakumpay ang ating installation. By the way, pagdating naman sa settings ng E314N, 2 kilometers yung launch range na nilagay natin. At
magkakaibang IP. Okay? Yung nilagay natin sa bawat AP. The reason is, kapag magkakapareho yan, mahirapan tayong i-access isa-isa. So, kailangan magkakaiba sila ng IP. Pagdating naman sa EW73, sa mga nahihirapang mag-configure at the same time bumibitaw kumbaga yung signal, ganito lang gawin sa settings. Babaan natin yung TX power, which is from let's say 100 going to 75%. Okay, so mag-experiment kayo. I-try nyo ring gawing 40 megahertz. Kung naka-default siya sa 20, mas makapit kasi si 40. But ang disadvantage niya, hindi siya gaano nakaka-penetrate ng wall. Okay, so kung open area naman siguro, walang magiging problema. Okay, so yun yung sikreto. At kung tatanungin nyo kung gaano kataas yung aking EW73, kasi parang sobrang taas kapag titignan natin, tama? Nasa around 25 feet. Ideally, dapat nasa 10 to 15. Pero gumagamit kasi ako ng indoor AP dyan sa baba para sa dead spot niya dyan sa pinakailalim. Although hindi naman siya totally dead spot, meron pa rin siyang meron pa rin siyang signal. Nagulat nga ako kasi nasa around 2 bars pa rin siya. Malakas pa rin yung signal. At pagdating naman sa E314N, wala akong masabi kasi hanggang dito, hanggang sa likod, hanggang doon, bandaron, mga sabihin na nating 20 to 30 meters, malakas pa rin yung kanyang signal. So, wala akong masabi sa E314N na yan. Okay, kung gagalawin natin yung launch range na 2 kilometer, gagawin natin 10 kilometers, mababawasan yung ating dito. Kung 120 degrees yung sakop niya, mababawasan, magde-decrease. So, totally magpo-focus siya sa malayo, pero ang disadvantage nun ay liliit yung kanyang sakop. So, from 120 degrees siguro, bababa, or no, I mean magiging makitid. But ang benefit nun is malayuan. Pero in our case kasi guys, okay na siguro yung 2 kilometers na default. Hindi lang kasi point to multi-point yung habol natin. Focus din tayo sa hotspot. Okay? So ganun siya. Sana maging successful yung ating installation mamaya. Ilang ano ito, Jin? Mga ilang yung taas niya? Nasa around 2 meters siguro ito, ano? Hindi lang. 2 or 2.5 meters, mga ganyan. Ano? Hindi lang. Hindi lang? Tingin mo? Mga 3. Pwede, 3 meters.
369, mga around 10 feet. Tama, ano? Okay. Tapos, itetest natin mamaya kung magiging consistent yung ano niya. Tatanggalan mo ito yung music, di ba? Okay. 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 So, ayun siya. Nasa around 3 meters yung height. At obviously, wala siyang clear line of sight. Kasi mapuno. But still, maganda pa rin yung internet connection. 570 meters.